Na-try nyo na bang gumamit o mag-take ng Bonamine? Usually, iniinom ito isang oras bago magbiyahe. Yung gamot na to ay ginagamit kung ikaw ay naduduwal o nasusuka. Ginagamit din ito para sa pagkahilo na related sa motion sickness. So basically, pwedeng gamitin ito kung nahihilo ka sa biyahe. Effective rin ito para sa vertigo o yung parang nakakaramdam ka ng pagkahilo na may kasamang pag-ikot ng paligid mo. So sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang gamot na Bonamine. Aalamin natin ang tamang pag-inom nito. Ilang taon nga ba yung pwedeng gumamit nito at ano yung possible na side effect na pwede mong ma-experience kapag umiinom ka o gumagamit ka ng Bonamine. Siyempre, kasama na rin dito yung iba pang impormasyon patungkol sa gamot na to. Okay, ang Bonamine ay may generic name na Mectizine. Mabibili ito sa mga butika nang hindi na kinakailangan ng reseta. Oo nga pala, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo kasi after ng video na to, baka mahirapan ka na ulit hanapin yung channel ko. Tapusin nyo rin yung video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. By the way, ako nga pala si Jasper. Expert ako pagdating sa gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Ngayon, pwede nga bang uminom ng Bonamine ang mga bata? Kasi usually, di ba, sila yung madalas mahilo habang nagbibiyahe. Ang sagot ay oo. So ilang taon yung pwedeng uminom? Actually, pwedeng uminom ng Bonamine ang may edad na 5 taon pataas. So may dalawa kasing doses yung Bonamine na available, yung 12.5 mg at yung 25 mg. So yung 12.5 mg ay pwedeng ibigay yan sa batang may edad na 5 hanggang 11 years old. Yung 25 mg naman ay iniinom or tinitake ng bat ng may edad na 11 years old pataas. So chewable tablet pala siya, so kahit walang tubig, pwede natin siyang i-take. So nginunguya lang natin siya para after ilang minutes ay pwede na siyang mag-take effect. So pwedeng magbigay ng isa hanggang dalawang tableta if hindi enough yung isa. Then dapat mag-take ka nito isang oras bago ka magbiyahe para sa 24 hours na protection na. If hindi pa rin enough yung isang inuman, I mean nakakaramdam ka pa rin ng pagkahilo, lalo na sa mga sobrang layo ng biyahe, pwede ka naman ulit mag-take pero dapat may at least 4 hours interval o higit pa. Again, chewable tablet siya, so hindi na kailangan inuman ng tubig. So, mas convenient pa nga lalo kasi pag nakaramdam ka ulit ng pagkahilo habang bumibiyahe, so pwede kang mag-take nito. So, ano naman yung karaniwang side effect ng Bonamine o Mectizine in general? So, pwede kang makaranas ng pagkaantok, so dry mouth or nanunuyong labi, pagkapagod, at pwede rin magkaroon ng temporary na panlabo ng paningin. So, kailangan mo talagang matulog kapag na-experience mo na talaga yon. Kung ikaw naman yung nagda-drive, syempre bawal kang uminom nito kasi baka makatulog ka habang nagda-drive. Parang madalang lang din naman yung taong nahihilo na ikaw yung nagda-drive, diba? Then, bawal palang isabay ang Bonamine kung ikaw ay nagtitake ng sedatives, ng tranquilizers, at ng alak. Kasi possible na magkaroon ng drug interaction. So, yung effect niya, baka lalo kang antukin. So, actually, ayun lang. Very quick lang siya. So, kung meron kayong ibang tanong tungkol sa mga gamot, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para masagot ko siya. Sasagutin natin yan, pero disclaimer lang, may mga delays minsan sa pag-reply kasi meron din akong work at ibang ginagawa. So muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!